to, magre-reviews tayo ng Super Uno and Super Uno Light. So, bali, ito lang muna yung nakasymbol gawa nung naibenta ko yung may ibang Super Uno. So, ito yung kulay red yung naiwan. Available yan for pick up tomorrow. And kakarating naman yung stocks natin nung Friday. Ayan. So, as you can see, konti na lang naiwan dun. Di umabot ng 2 weeks. Pero, yan sa mga wholesaler kasi natin. And, eto. And, 48 volts, 20 ampere yung battery niya. Yung model na ito is Super Uno. So, same pa rin yung mga specs natin nung nakaraan. Wala naman masyado na bago. Ati, wala. Apat lang kasi yung kulay na dumating. Color red, color blue. Ano, color red, color white, mint green, and then black. So, ito yung color red available natin. So, ito ha, 48 volts, 20 ampere, 400 watts. Yung controller natin, pati yung hub motor. So, ito, meron tayong manual key, 2 piraso. And then, 2 piraso din for remote keyless. And so, pwede nyo gamitin to, pwede rin naman to. So, bali, 2 piraso yan for spare key, para in case meron kayong partner, pwede nyo ibigay. Plus, yung cellphone. And yung pwede nyo i-open yung e-bike gamit yung cellphone in case makakalimutin kayo. And siguro naman yung mga ano natin dyan, laging may dalang cellphone. So, if nakalimutan nyo yung susi, walang problema, gamitin nyo lang yung cellphone, pwede nyo i-open. Pero hindi yung basta-basta ma-open hanggat hindi nyo alam yung step by step paano mag-connect yung sa e-bike. So, binibigay lang kasi yun sa mga ano buyer natin na nakabili para at least sila lang yung nakakalam. And then, pwede rin kayong mag-play ng music dyan. And kung solo kayong nagbibiyahe sa gabi, pwede rin nyo i-open yan. Mag-play ka ng music, tapos meron na din yung blinker dun sa baba. And so, di ba, para kang nasa disco. Tapos, eto, and naka full bat tayo ngayon. Eto yung pinaka-low bat dito. Then, full bat naman dun. Pero, 10% per bar yan. Basta pag nagbawas to, nagiging black yan. And dito siya magbabawas una pag ganito. So, pwede i-charge yan at least mga 30%, 40%. Depende sa layo ng biyahe ninyo. So, ang pwede niyang takbuhin, since 48 volts, 20 ampere to, nasa 40 to 50 kilometer. Depende po yan sa klase ng daan, ilang kilo yung sakay, and weather. Tapos, kung paano yung pagpipihit mo. Ayan. So, pinaka top speed na ito is 49 speed. And then, number 1, I think 37 speed po. Yung pinaka mababa. Try natin. Ayan, 35, 37. So, ito yung kilometer, yung tinakbo niya. Ito yung mode speed. So, meron tayong 1, 2, 3. Pag baguhan, pwede kayong mag-1 kasi mabilis naman to. Since yung gamit natin na controller is yung modular controller, hindi yung box type po. So, yung modular controller, usually ginagamit yan sa mga malaki na ano, e-bike. Like, ganito yung pang racing, yung mga ganyan na e-bike po. Ang madalas kasi makikita sa mga budget bikes, yung box type. Medyo mas mahina yung hatak nun compare sa modular. Pero I think, depende. Pero based sa experience ko, mas malakas yung hatak ng modular controller and mas madali siya ayusin kasi nga ilan lang yung wire. Tapos eto, meron siyang phone holder and binalik yung phone holder and meron siyang charging port. So kapag nalobat kayo, pwede kayong mag-charge dyan and dala ka lang na ano, ng saksakan. Meow meow. Ayan, meron tayong bagong ano, alaga si Ming Ming Liit. Bakit? Ha? Ayan o. Tapos, eto yung busina. Diba, lakas. Ayan, bulabog yung mga tao dito. Gabi na eh. Eto naman yung signal light left. Ayan siya o. So, harap and likod po yan. Tapos, right side. Ayan, right side. Eto sa. Yung medyo maingay. Tapos eto naman yung headlight. Headlight and tail light. Ayan, dipindot po yan, diyan automatic na pag inopen niyo is
magpreno kayo is no open yan. So, dependent po yan. Ang ganun lang is eto yung alpha wave, tapos ganyan. Yung automatic na pag nagpreno kayo is ilaw yun. So, hindi po ha. So, eto meron siyang side mirror. Tapos, eto lagayan ng mga anik-anik. Pwede ilagay yung mga gamit nyo dyan na small items. And then, yan, malapad. Meron siyang footrest, meron siyang pedal assist. So, bakit nga pa may mga pedal assist yung may e-bike namin? Since, eto, sa China kasi, nire-required yung pedal assist kapag mga ano, e-bike na two wheels para hindi na kailangan i-registro. So, yan po. Optional naman yung paggamit na ito. And so, lalo kung dadan kayo dun sa National Road. So, eto kasi parang accessories lang para hindi na kailangan i-register. Hindi ko lang alam kung ano yung mga anik-anik na yun, mga policies. Pero eto, pwede yung tanggalin if gusto po ninyo. So, eto nga pala. Palala ko lang, hindi po yan nag-auto charging kapag nagpe-pedal. So, assist lang talaga. Pedal assist lang. Eto na wala siya wheel lock. Ayan, kasi nga automatic na maglalock yan kapag naglalaw yung hub po. And meron din siyang ano yun, apakan sa likod. Ano bang ginagawa na itong dalawa? Ayan kasi oh. Tago kayo dyan sa ano ha? And then yan, meron tayong basket sa harapan, plastic. Ayan, para iwas kalawang. Kapag yung bakal kasi nalawang yun. Pero depende pa rin naman yan. Basta wag nyo lang itenga sa harap. Then yan, meron tayong panel cover. Tapos eto yung charger. So, charger niya is 48 volts, 20 ampere, syempre. Ayan. Tapos yan, blinker sa likod. And then, same lang. Wala naman masyadong na bago. So, ang pwedeng takbuhin, 48 volts, 40 kilometer to 50 kilometer. Depende pa rin po yan. I think usually yung mga buyer kung nag-chat sa akin, naabot sila ng 1 week to 2 weeks bago sila mag-charge. And araw-araw pa yun, ha? Pero depende pa rin naman yan sa paggamit niya. Usually yung mga kasi nag-chat, mga 2 weeks bago sila mag-charge. Ito kasi sa akin, 1 month. 1 month, pero tina-charge ko lang saglit na parang 1 hour. Ayan, every 2 weeks para hindi naman matenga yung e-bike natin. And so, charging time pala na ito is 6 to 8 hours. Pero since medyo malaki ito, nasa 8 hours po. Automatic naman mag-off yung charger pag nag-full na. So, price pala na ito is nasa 16,500. Ayan. So, may hindi nakakalam, wala po akong price increase since from the first time na nag-release kami ng Super Uno. Super Uno, ito yung unang-unang release namin. Ito yung gamit ko kasi eh. Ayan yung Super Uno na unang version. So, yan yung, hindi siya masyadong kita. Ayan yung paano niya yung malapad. Ito naman yung manipis. Ayan, tapos yung una, walang Bluetooth, wala ding LFC. So, eto yung mga na-upgrade. So, same pa rin price, 16,500. Wala akong discount dyan kasi super mura na po yan. Hindi po katulad ng iba. So, sa quality, wala pa masabi. Wala pa nang na-encounter na problema Super Uno since yung mga unang buyer natin. Eh, mismo yung mga buyer natin nagsabi na maganda yung quality compare sa iba na medyo mas mura po. So, regarding naman sa mga price, ayan, pinaka-SRP namin 16,500, pero sa mga wholesaler natin, meron mas mataas yung price. Depende po kasi yan sa location nila kasi na gumagastos din sila ng shipping fee and other expenses. May makikita kayo sa mga marketplace nag-offer na super baba like mga 11, 10, 9, 9, 5, ganyan, gamit yung picture. So, hindi po kami yun and hindi rin kami affiliate or connected sa kanila. Especially yung mga nag-offer ng 9,500 Super Uno and may installment pa, kemet, parang 3 months. Ganun. So, wag po kayo magpadala sa mga ganun lalo kapag mababa yung presyo po. Kasi yung 9,500 is wala pa po sa puhunan. And ilan lang yung mga wholesaler na binigyan namin. Meron tayo dyan sa Marikina kay Scouts and then sa Cavite, si G.A. Bautista, and then San Pablo, si Golden Cyclery,
And then sa ibang bayan natin, Pangasinan and Lucena, tapos Negros. And ilan lang binigyan namin. So, kung pag may mga buyer na may, pag may mga ibang seller pa nagpo-post dyan, sorry, pero hindi pa kami connected. May mga tinanggal kami ng mga wholesaler na ayaw sumunod sa mga patakaran. So, eto Super Uno ha, 16.5. Eto naman yung Super Uno Light. Same pa rin yung last time, pero 5 colors lang. And may bago tayong kulay dyan, yung color pink. And yung baby pink. And almost same lang sila, pero ito kasi mas maliit yung tawag na ito, yung battery niya, 48 volts, 12 ampere. So, mas maliit yung, ay mas madali siya malobat compare kay Super Uno. So, ito kasi nasa 20 to 30 kilometer nang pwede niyang takbuhin. Yung isa naman is 40 to 50 kilometer. Parang tama ano lang, sundo lang kung malapit-lapit. Si Super Uno pwede siyang pang malayuan naman. Ayan, basta depende sa klase ng dala. Kung ahon lusong, yan, mas maliit yung pwede niyang takbuhin. Kung patag yan, mas mahaba. So, color green, color black, pink, white, is color red. Ayan, 5 colors tayo dyan. Ito, 6 to 8 hours charging time din. 350 watts yan, hub and motor. Then, 48 volts, 12 ampere. Meron din siyang Bluetooth to. Ang wala lang is NFC feature niya. And pwede kang mag-play ng music. Dati kasi wala, diba? So, eto same. Meron tayong dalawang pares ng susi. Manual key. And then, tawag niya ito. Remote keyless. Meron din tayong sabitan ng bag. Hindi lang masyadong kita kasi madilim. And then, lagay ng gamit dito. And medyo basic lang yung ano niya. Yung display niya. Unlike dun kay Super Uno, ayun o. Diba? So, wala tong blinker ha. Sabi ko kasi mas mahal yun, mas mura to. So, magkaiba sila ng specs. Pero ito may Bluetooth na. Dati wala yun. So, super lakas ng, ano, ng busina. Dati kasi yung problema nito is, ano yun? Mahina. So, ngayon pinalitan na yung busina. Signal light. Ayan, may huni na din. Dati wala. Tapos yan, headlight, side mirror, and then basket. Ganda na ito kung pang, ano lang, pang hatid sundo nyo lang. So, okay na din yan. Hindi naman kailangan. Basta remind ko lang, para tumagal yung battery ninyo, kailangan nyo i-charge from time to time. Then, iwas mabasa. And pwede naman sa ulan lang. Huwag na ilusong sa baka kasi nga, e-bike pa rin yan. So, may mga wire yan na pwedeng mabasa. So, in case kapag mabasa naman, patuyuin nyo lang. Huwag lang yung hub motor yung mabasa, pati yung battery. Pag na, in case accidentally na mabasa, pulasan nyo lang. Yung, ano, tuyo na basahan. Ayan lang naman yung pwedeng i-ano dyan. So, price pala na ito is nasa 13.5. Yan. So, wala din discount. Usually, don't give discount para iwas, alo. Pero, pwede naman pag walk-in, pero hindi siya ganun kataas po. Yan, kasi magkaiba yung plastic na ginamit dito, mas makapal. If meron kayong mga ibang brand, pwede nyo masabi yan, kung ano yung kaibahan nila. Ayan yung pwede ko masabi sa inyo. Pero sa battery, same pa rin. Malos pare-pares lang naman yung battery yung ginagamit dyan, 48 volts, 12 ampere. Kakaiba lang siguro sa controller and sa klase ng plastic na ginamit po. So yan, thank you and ride safe po lagi. Please wear helmet. And syempre, huwag maging kamote sa daan. So eto, available for wholesale. I think meron pa may iwan dyan mga konti, pero I think konti lang yan. Yan. Pero pwede kayong mag-walk-in dito sa shop, Monday to Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. po. Pwedeng delivery through Lanamove din, sa inyo po yung shipping fee. And, yeah, shipping fee. Pero pag walk-in, wala namang bayad yan. Sada, lalabob lang kasi labas na kami doon. And, nagbibigay din naman ng certificate as long as kayo yung magsabi. Hindi naman ako mag-offer ng certificate kung hindi nyo naman kailangan. So, thank you, bye-bye, and good night po. Ride safe, and ingat, God bless.